pag-usapan natin ngayon ang reality talk tayo regarding sa kaso. Bakit na nga ba matatalo kahit na lahat na nandyan na napakalakas ng ebidensya mo, mayroon kang witness, ano ba ang posibleng dahilan? Bakit kailangan mo agad matapos yung kaso? So actually, hanggang kailan ba talaga matatapos yung kaso, no? Nobody's know sa panahon ngayon. Pwedeng 5 years yan, 10 years, o 20 years. So, punta lang tayo sa, recap lang tayo sa mga procedure, mga kailangan sa pag-file ng kaso, at sino ba talaga ang nanalo dito? Malaki ba talaga ang chance na magkaroon ng justisya? Lalong-lalo na kapag ikaw ay nabiktima. So, bago ang lahat, ako nga pala si Pulisya ko, isa po tayong criminalistic. So, hindi po tayo abogado, ah. Nalilinaw ko. Criminalistic. License po tayo. Criminology. Yes. License. Batch 2007 tayo. So, ngayon, pag-uusapan natin kung bakit kailangan nating tapusin agad ang kaso. Either nabiktima ka man o nakabiktima. So, ito po ang mga katotohanan na pwede nating ma-encounter, no? So, unang-una, sa pagkalap pa lang po ng impormasyon, pag-file ng kaso, pagbuo, mula sa pulis, ay gumagastos na tayo. Yes, gumagastos na tayo. Wala pong libre dyan. Magmula sa pamasahe, report mo, photocopy, so, at iba pang gastusin. Although, mga minimal naman yan. May mga ibang kaso na kailangan natin mag-file ng docket. Pay. O, so mayroon pang ganon. So, huwag ka mag-alala. Minimal lang lahat yan. So, pagkatapos mong maipon ng pulis, yung mga information kasama yung witness, syempre, hindi. Mahirap buuin ang kaso kung mag-iisa ka lang. Kailangan laging may witness para mas malakas. Mayroon physical evidence ka nga para lumakas yung kaso. Or other documents na kailangan mo para lalong mapatibay yung kaso. After nun, papile ng pulis yan sa fiscal or diretso na fiscal. Magsisit ng arraignment at pagkatapos, dadali na sa court, maghihearing na. Okay? So, pag nakarating na po yan sa court, hindi po nyo alam, hindi natin alam kung kailan, ilang taon yan, pwedeng tumagal. Pwedeng 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, 25 years or 30 years. So, ang tagal, di ba? So, napuporkas na ba kung ano ang posibleng mangyari sa'yo, sa inyo, o sa kung ikaw man ay kinukomplain, sa komplainan? Siguro, in 5 years pa lang or 10 years, medyo mahirap ng hulaan, no? Ngayon po, bakit ko sinasabi, oh yes, mag-file tayo ng kaso. Pero pag dating sa court, magipag-settle tayo. Kasi pag nabubuo ang kaso, doon lamang, yun lamang po ang panghahawakan natin para maobliga yung nakaagrabyado sa atin na magipag-settle. Kasi kung buka-buka lang, pang malabo po. So ano ba ang mga dahilan kung bakit pwedeng ma-dismiss yung kaso? Unang-una po nito, yung sa sarili natin, yung sustainability. Sustainable ba yung resources natin? Lagi kong sinasabi. Kung sa ngayon, malapit ka sa court, after 3 years, after 5 years, nasaan ka? So, make sure ba na makakapag-attend ka ng hearing tuwing 3 months, every 3 months? Make sure ba na meron kang pambayad na abogado? So, 5,000 pesos per appearance or more? Depende po sa kaso. Yung iba po, daang libo, acceptance fee pa lang. So, yun po ang ibigyan natin consideration. So,
sustainability, sustainable ba yung resources mo? Do you think 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, mananatili ka ba dyan sa lugar para bantayan lang yung kaso? Dyan na lang ba iikot ang buhay natin para lang sa pagkakaso? Kung hindi natin yan tatapusin agad-agad? About your witness, kontrolado mo ba yan? Do you think kontrolado mo yung witness after 5 years, 10 years, 5 years? Or more? In, walang makakapagsabi doon. Is na muntik nang mangyari sa akin yan. Nag-file ako ng case, muntik nang ma-dismiss nang dahil sa witness, and nag-last warning ako. Kasi 2 times na walang appearance po yung witness, possible, i-dismiss yung kaso. Yung po yung bibigyan natin ng points. So, yung sa tagal ng panahon. Kung mapera ka naman, never mind. Pero yung witness, pwede mong bilhin. Eh, pwede mong bayaran yan. Kung malayo yan, bawa, lumayo yung witness. Ngayon, nandyan siya. Nasa probinsya. Nag-Manila boy ngayon. Paano mo ngayon yun ipatatawag? Paano ngayon magwi-witness yun? Bibigyan mo ba siya ng allowance tuwing hearing na pamasahe? Kasama yung abala niya para lang mag-attend, para lang mag-perma doon sa schedule lang hearing. Siguro naman, napaka-impractical po. At with consent pa yan ng witness kung papayag siya, kung pwede siya, paano kung hindi? Kahit may pambayad na ngayon, mayroon kang pamasahe. Hindi mo siya mauobliga kasi may trabaho siya. So ngayon, pag nawala yung witness mo, ano nang mangyayari sa kaso mo? Again, madidismiss na naman. So ngayon, maraming dahilan po. Yan lamang inabanggit ko. Mga dahilan na yan. Maaari magpapalit-palit din kayo ng abogado sa tagal ng panahon. Hindi natin alam. Hindi nyo alam. Sabi ko nga sa inyo, imagine ninyo, 5 years, 10 years, kapag nag-file ka ng kaso, ano na ba ang mangyayari? Yan po mga matinding kalaban dito yung panahon. Kasi kung aantayin nyo yung decision, hindi natin alam. Nobody's know. Walang nakakaalam. Depende sa court. Pero kung tapusin mo agad yan, so solve na. Nakakamit mo na yung justisya, wala ka nang iisipin, pwede ka nang lumipad. Saan ka magpunta? Kung gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, wala ka nang gagastusan. Marami pa kong kilala na hanggang ngayon, bata pa sila kaso na, lumaki na sila kaso na. Hanggang ngayon, kaso pa rin. At patuloy silang nagbabayad sa mga mekanism nito. Sa abogado, nagkangalap ka mo ng ebidensya, nagbabanday ng asset, kung ano-ano pang binabayaran nila para lang mag-provide o para lang magtrabaho sa kaso. Did you imagine that? Tapos hindi mo naman alam kung kailan matatapos. Ayun po ang katunayan. Ayun po ang masakit po sa pagpapail ng kaso. Minsan nawalan ka na, gumagastos ka pa. Or madalas nawalan ka na, gumagastos ka pa. Kaya wala tayong masisisi kung mga marami sa atin nabibiktima pero hindi na nagpapail ng demanda. Lalong-lalo na pa mga small crime lang. Kasi kung iisipin nila, mas abala pa ho yung nawala sa'yo. Mas malaki pa ang mawawala sa'yo kapag na-file ka ng kaso. Diba? Yung mga biktima ng mga pickpocket, for example, pumunta ka ng dati no, sa Metro Manila, Yabo area, pumunta ka dyan. Kahit mahuli yung suspect, magka-file ka ba ng kaso? Kasi iisipin mo, gagastos ka, maaabala ka, eh kung taga malayo kang lugar, hindi ka na pwedeng pabalik-balik doon. Logika. Kung maliit lang naman na bagay, no? So, kaya marami ang tatagumpay na tuloy ang trabaho ng mga pickpocketers kasi nga wala namang complaint, wala nang rereklamo. It's the matter of trabaho ng mga LTU kung paano nila pupuksain. Sabi naman ng pulis, mag-file po kayo ng complaint para matuluyan yung suspect. Eh, wala nga nagpapail ng complaint kasi alam naman natin, yung mga nakakaintindi, wala talagang pupuntahan yung kaso. Logika.
Tama. Ayun po. Sana ko ay bigyan ko kayo ng isang mahalagang mensahe regarding dito sa pagkatotohanan kung bakit kailangan nating tapusin agad yung kaso. Ariglo agad. Okay? Maraming salamat po. Ako nga pala si Polisya ko at ina-invite kitang mag-subscribe sa ating channel, no? At i-like, i-share at mag-join sa ating perk. Thank you for watching. See you again my next video.